Morning, welcome back. Day number 16. Morning, Rosella. Good morning, everybody. Today is our day 16. My 16 is my favorite number. Because of my birthday. So ngayon, tinitingnan namin yung plano. Yung layout ng CR sa kitchen. Yung wastewater, saka yung punta sa septic tank. So may discussion kami dito kasi may konting changes dun sa plano. So ayan, pag-uusapan pa namin kung ano yung magandang gawin dito. So dito, nakapag-asinta na sila ng bato. Hollow block. So ginamit yung pa rin, size number 5. Kaya nagpe-prepare na sila ng para sa grading. So same pa rin, 16mm. Tapos ang stirrup niya, 10mm. Dito sa kabila, nag-aasinta na rin sila ng hollow block. Yan, mamaya lalagyan din nila ito ng grid beam, yung bakal. Then bubuhusan din to lahat. Kompleto buhos na ito mamaya. Tali na nila yung mga stirrup. So, sabunutan mo na lahat yung bottom. So ngayon Saturday, dumating na yung mag-i-install ng water line ating Baliwag Water District. So after 9 or 10 days dumating din sila. Ito yung mga gamit nila. Ito silang mga hose, water hose, piping hose. Then si Pog, inag-hookay na siya dito. Ito yung magiging daanan ng water line sa lalagyan ng metro. Binubutasan ni Aga yung pinolic board na paglalagyan nitong pipe na ito. Bali, abang siya. Sanitary plumbing. Siya mahaba. So, wala silang panglagar. Kaya sinasaga niya na parinahin para mabutas yung pinolic board. Yung isang part, sa side, nabutasan na niya. Ayun na. So, sinusubukan ipasok ni Tatay Bobet yung sanitary pipe. Saktong-sakto ah. Pakapasukat ah. So, ayan na siya. So, ayan yung abang ng sanitary pipe. Saka yung rainwater. So, dyan dadaan yung tubig na manggagaling doon sa downspot sa labas doon sa panal. So, dusutan siya sa kabila. So, yan yung abang niya. Magpapump tayo ng tubig simula dito gamit yung submersible pump para linisin yung mga bakal kasi nabaluta siya ng putik. Kaya nililinisan ni Aga. Kailangan kasi malinis, walang putik para kapitan ng simento. Pag mayroon kasing putik, hindi kakapit yung simento. So, obligadong linisin siya. Ayan, na-prepare na nila yung mga forma. So, magbubuhos sila ngayon. Ito, na kapag halo na yung mixer, masipag yung mixer, pati yung nakakarga ng mixer. So, bubuhusan nila ito ng konkreto ngayon. Pati doon, binasana yun. Pati doon, sa kabila. Dito pala una. Yan, binasana yun. So, dito sila una magbubuhos. Bago nila buhusan, nilinis muna nila yung may mga putik-putik para sure nakakapit yung mga semento. Yan, go na daw, sabi ni Foreman. Go! Thank you.
kasi nakakabit ng water district. Sininsil nila yung semento, yung kasada, para hanapin yung linya ng tubig. Kasi dito yung main line niya eh. Line ng subdivision, nandito. Yung kakabitan nila, ayun, nasa kabilang side. So magkocross siya. Sinisinsil naman simula doon, papunta dito. Ginagamitan ng pump, ng water pump. Tapos sinusundot ng tubo para lumusot dito. Then dito ikokonekta. Yun na yung main line ng tubig, yung kulay blue na pipe. So dyan bubutas, dyan ikokonekta. Padadaanin yung tubo. Punta rito, papunta doon. Hindi nyo pa rin, nagpapala. Primera, pasa kay Paolo. Punta kay Aga, punta kay Randy, punta kay Foreman JR. Eh, Pogi. Ah, si Tatay Bobet. Yeah. Punong-puno naman. Mataas daw yung tagay. Baba mo daw yung tagay. Binubuhusan na nila yung huling grade beam na nasa likuran. So yeah, matatapos ngayon to. Tumagos na no? Natumagos na yung binubutas nilang tubo papunta dito. Kaya may tubig na siya, nililimas na ngayon. So may linya na ng daraanan ng mga hose piping. Go, go. Hi! Pagpunta? Dito po sa site. Maglika po tayo ng day. Amo nandiyan. Whoop! Very good. So nandito nung po tayo ulit sa site. Recap lang po ng naganap ngayong day number 16. Dito sa binuhusan na grade beam, nakaabang din yung mga bakal niya na gagamitin, nadudugtungan pag nag-flooring. Dito rin sa labas, nakaabang din yung bakal niya in case na pasisimentuhan na yung in case na pasisimentuhan na yung garahe. So nakaabang lang siya. Kasi mas uunahin muna yung loob. Then dito naman sa dulong side. So nabuhusan na rin nila yung beam niya. Ganun din, nakaabang yung mga bakal in case na mag-flooring siya. So ikokonekta na lang siya horizontal saka doon vertical papunta dito. Then sa kabilang side nakabang na rin dun yung bakal dun sa service area niya. Yan kasi yung magiging laundry area niya, linisan. Kumbaga dirty kitchen na rin, nalalabas if ever na kailangan. So naka-ready na yung bakal in case na pasisimento na siya. Naka-drop lang siya ng konti from the sa main bahay. So doon sa kabilang side, nakaabang na rin yung dowel ng bakal na gagamitin, dudugtungan in case na ipapasimento na yung pinaka-flooring niya. Ito kasi yung magsisirbing service area niya sa hugasan, laundry. Then balak din namin magpalagay ng tanke din ng tubig as a booster pump. Dito naman, nakaabang na yung sanitary pipe niya or yung tubo para sa ulan. Dito sa kabilang side, nakaabang na rin yung water pipe niya o yung sa daanan ng tubig ulan. Pwede rin ito maging daanan ng mga wastewater papunta sa septic tank or sa kanal. So hindi siya kasi pwedeng isagad dito sa kanto kasi masinsin ang mga bakal dito kasi malapit siya sa mismong poste. Kasi doon sa design ng bahay, masinsin yung stirrup. Obligado kasi masinsin yung stirrup kasi nandito sa
mga kanto, yung dukto nga, yung tension. So, hindi siya pwedeng ilagay dito. So, dito siya na ilagay. So, ito magiging dire-diretso siya. Maglalatag ng pipe. Hanggang dun sa kabilang wall. Tapos, didiretso na siya dun sa kanal. So, diyan dadaan yung tubig ulan. So, pwede rin dyan paraanin yung mga clean water waste. Waste clean water, yung mga galing sa lababo, sa shower, at sa mga gripo. By the way, ang ginamit nga palang diameter dito, yung laki niya, yung bilog niya, yung diameter is D4. So, yun din yung nakalagay dito sa design. Mas okay yan, mas malaki. Mas malaki yung capacity niya. Mas maraming volume ng liquid ang kaya niyang i-carry. Kaya kahit malakas yung ulan, kakayanin naman niya. So sa Monday, ang gagawin nila, i-backfill na nila itong mga lupa. Pabalik. So itatambak siya. Ang recommendation kasi ni engineer is hanggang dito. So yung lupa hanggang dito sa pinakailalim ng grade beam para masiksik siya. So hindi muna ilalatag yung mga piping niya kasi bababa pa yung lupa. So hindi recommended yun. So itong mga lupa na to, ikakalat to pabalik dito. Then yung nando sa harapan, pupunta rin papunta dito. So para magpantay na siya, saka para masiksik. Then sabi din nga pala nung engineer namin na pwede na kami magpasimula maghukay ng septic tank. Bali yung septic tank niya, dito ilalagay sa mismong garahe. So huhukay siya dyan. Para yung mga lupa mahuhukay, itatambak naman siya dito. So hopefully, konti na lang yung ordinary namin panambak para mag-backfill na siya. Dito nga rin pala sa likod, nakaabang na rin yung bakal niya, 16mm na grade beam in case na magdadagdag na unit. So nakaabang siya. Dito rin, may nakaabang na tatlong bakal na gagamitin naman to pag bubuhos ng beam, then pwede na mag-asinta pataas. So ito yung magiging separator niya. Dito yung magiging separator niya sa katabing unit. Yan po yung naging ganap ngayong day number 16. So far so good naman po. By Monday, mag-asinta na sila ng hollow block. So yes, magsisimula na tumaas yung unit. Yung pinakikihintay namin. So Rachel, may gusto ka bang sabihin? Thank you po sa mga nanonood. Saka sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe. So maraming salamat din po nga pala sa mga nagko-comment saka yung support. Hindi man ho nakapost sa Facebook or sa YouTube, personal po ako kaming mini-message nila. So hanggang dito na lang po. Goodbye and stay safe! Goodbye, see you on the next video.